Hello, hello. So ayun na nga, no, November na. So wala kasi akong Halloween theme na card. So ito na lang gamitin natin tong zombie tarot saka itong monology. Kaya last na nag-post ako, ang sabi ko is yung Muse Tarot, pero biglang naisip ko, ala, Halloween nga pala, so let's try naman tong mga medyo Halloween keme-keme tarot natin. And of course, tong monology. Ayan. So yes, November, this is for November reading again. Paalala ko lang po sa mga nanunood, of course, is kunin nyo lang yung mag-resonate sa inyo, tapos yung hindi mag-resonate, hayaan nyo na lang, diba? Para at least okay tayo. By the way, this is just a general reading for everyone. Ayan. So, para sa lahat to. Okay. And, wait lang. And, of course, again, sa mga bago, hello, hello! Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. And of course, welcome back dito sa aking channel. And of course, sa mga sa mga bago, welcome, hello, hello. And of course, sa mga luma, sa mga ating Knockstars forever. Ayan. Welcome back. Ayan. So actually cleanse ko na tong mga to kanina. So, i-re-cleanse lang natin. So, I'll be using the zombie tarot and monology. So, ganun pa rin po kung paano po tayo magbasa this past months is ganun din po for this month. Again, of course, please, 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 sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe. And sa mga bago din po, you can also check my Instagram, Facebook, and TikTok, which is Queen Nak. Ayan, okay. So, let's start the reading. Hello, Sagitarius sun, moon rising, or Venus, yan. So, November, so this is for the month of November. I-check natin, syempre, same thing pa din kung paano yung pagbasa natin ng mga last na card. So, theme for you, love life, work, finances, and advice. Ayan. So, titignan natin kung ano ang chika sa'yo ng November ng ating cards. So, let's start kung ano yung theme mo for this month. Ano bang meron sa'yo ngayong buwan na to? Yung theme lang, kung paano tatakbo yung November mo. So, meron tayo dito ang Three of Wands. This is more on group work, ayan, group effort. So, parang maybe pwedeng you and your family, you and your friends have to do something for this month. Sabi nga yan. Kailangan ng group effort dito sa kung ano man tong mangyayari sa inyo or sa'yo ngayong buwan. At meron din ako ditong Page of Wands. Oops, yan, hindi siya nagfo-focus. I'm sorry. So, syempre, of course, bakit anong meron? Bakit, bakit parang sinabi niya na kailangan ng group effort, sabi nito. Well, actually, kaya daw kailangan ng group effort kasi, I think, there is a goal o may goal ka na kailangan mo for growth. May goal ka sa sarili mo para let's say siguro mag-mature, ganyan. And alam mo yun, parang yung goal na to, kahit anong mangyari, ikakaganda kasi to ng pakiramdam mo. Kakaganda ng kung ano-ano mang nangyayari sa buhay mo. Kaya, minsan, kapag kailangan mo na ng, hindi na kayang ikaw na lang, kailangan mo din ng katulong para dito sa goal na to. Ayan. So,
Hindi natin kung alam kung ano yung goal na yan. Ikaw, syempre, alam mo sa sarili mo. Okay, love life. Tignan natin. So, meron ako si King of Swords. Ayan. As you can see, para siyang ready for battle, di ba? Para siyang hunter. Para siyang mag-hunt. Para siyang mag-hunt ng love life. Ah, diba? So, yan si King of Swords. So, regarding sa love life mo, ang sabi ni King of Swords is, ano ba ito? Ayan. So, sabi niya, medyo ikaw kasi yung tipo ng taong, magaling ka kung magaling eh. Sobrang galing. Kaya lang, minsan, medyo authoritative ka sa relationship niyo. Mahilig kang manghunt. Judgmental ka. So, when it comes to relationship, siguro medyo ano ka. TH, ganyan, tamang hinala. Lagi kang may tamang hinala. Lagi mong binabantayan yung partner mo. If you are in a relationship, lagi kang nakabantay. Laging tamang hinala. Or pwedeng the reason bakit ka single, that is because, ayun nga, TH ka masyado. Masyado kang, may anxiety ka when it comes to relationship. Maybe because, parang dami-dami mong iniisip din nga, may anxiety ka when it comes to relationship na pwede na nangyari na sa iyo to noon, na may niloko ka na before siguro, Sagittarius, and feeling mo lahat ng nangyayari parehas na naman. Mga ganong bagay. And if single ka naman, masyado kang judgmental, feeling mo lahat ng lalaki, lahat ng babae sa mundo manluloko. Maybe that's one of the reason kung bakit ka pa rin single, hindi ba? If you will think about it. But if you're in a relationship, bawas-bawasan mo yung masyado ka marami iniisip. Nakalason sa isip yan. Tapos, gusto mo authoritative ka na. Gusto yung gusto mo, yun ang nasusunod. Kasi siguro, natatakot ka nga na baka kung anong gawin sa'yo. Baka lukuhin ka siguro. Ganyan-ganyan yung iniisip mo. Kaya, medyo hunter ka dito sa inyong relationship. Diba? Tatsi naman sa finances. Work and finances. Ayan. So, meron tayong Ace of Hazards. Ito kasi is parang new beginning, bagong beginning when it comes to financial, ganyan, work, o magbibigay sa'yo ng pagkakakitaan, ganyan. So, may mga new beginning, possibilities ng mga opportunities for this month of November when it comes to money, maaring magkakaroon ka ng trabaho, di ba? Or pwedeng magkakaroon ka ng business. There is something new na pagkakapirahan mo this month of November. Pwedeng mga bonus. Pwedeng ayun nga, new work para maging stable yung kuhanan mo ng financials mo. And of course, para magkaroon ka ng work. Ganyan. Or makahanap ka ng sugar daddy. Char, joke lang. Ayun lang naman. So, may something na bago for this month when it comes to financial. And I also have here Page of Cups. Diyos ko. Diba, meron siyang bit-bit na brain. Hawak-hawak na brain sa, na nakalagay sa bucket. Parang sand bucket. Okay, so para naman sa Page of Cups, sinasabi kasi nito when it comes sa financial mo is ano ba? Parang this is regarding naman sa pagiging creative mo eh. Siguro tong bago mong pagkakakitahan or bago mong opportunity, this is actually one of your hobby na yung gustong-gusto mong ginagawa, and now dahil gusto mo siyang ginagawa, naisip mo siyang gawing business. Pwedeng ganun eh. Kasi it says na this is about your
creative side or yung pagka-artistic side mo. So, pwedeng yung mga bagay-bagay na bet mo lang gawin dati as a hobby, sisimulan mo na siguro ngayon na gawin as a business. In that way, syempre para may bago kang pagkakakitaan. And siguro, pwedeng tong business na to, kailangan mo ng someone to help and support you to establish siguro yung online page mo. You need friends or someone na pwedeng mag-review ng product mo. Diba? That's why meron siyang sinasabing group effort. And I think, ayun, this is regarding sa new business na iniisip mo ngayon. Feeling ko yun yung na mangyayari ngayong November mo kung saan ka masyadong magfo-focus. And it says here na ang advice sa'yo ng card is strength. Ibig sabihin, whatever man ang dumating na pagsubok sa'yo ngayong buwan, kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan kasi strong kang tao. At para ma-reach natin, syempre, ang goal natin, di ba? We need to be strong. Strong mind. Nakaano siya sa ulo. Kailangan strong yung pag-iisip natin, yung mind natin. In that way, Sagittarius, everything will be fine at hindi tayo biglang mag-mental breakdown. Dapat, ano, ngayong buwan ng November, strong yung pag-iisip mo, strong ka, healthy ka, di ba? Para in that way, kahit may konting kunyari, hindi magandang nangyari, okay ka pa din. Hindi kayo biglang mag-breakdown. Kailangan natin maging strong for this month. And I also do have your King of Cups. Ayan. 1, 2, 1, 2, puro good news and puro stability. And I see naman na since you have a strong mind, strong din naman when it comes to your emotions. Okay ka naman when it comes to your emotions. And of course, ang parang advice lang din sa'yo is just make sure na maging kalmado ka lang. Kahit ano man ang mangyari, maging kalmado ka lang. Wag, diba, strong mind, strong emotions. Maging kalmada ko lang. Huwag kang, alam mo yun, huwag masyadong dinidibdib lahat ng bagay-bagay. Huwag mong masyadong ipunin din lahat ng inis mo at galit mo. Kasi once na nag-breakdown ka, medyo mahirap yun. Kaya make sure, Sagittarius, na you have a strong mind, okay? Para everything will be fine. Hindi yung umiinit ang ulo mo sa kung if ever may mga tauhan ka man, ganyan, hindi madalas uminit yung ulo mo. Okay? Now, of course, kuha tayo ng isang card. Ayun, may nahulog. Sa ating monology, wait lang. Kunin ko lang yung nahulog. So, ayan, sabi niya, luck is on your side. So, yun, sabing ganyan, whatever happens, swerte ka ngayong November. Lalo na especially dito sa business na iniisip mo. Luck is on your side. So, swertehen ka. Huwag ka mag-ala, Sagittarius. Basta konting patience lang. Okay? Be calm, sabi nga niya. So, again, of course, comment like kayo dito sa video na to if you think nag-resonate sa inyo ang iba. Ayan. And, of course, again, thank you so much. Please do invite your friends to watch as well and subscribe. Okay? Again, thank you so much. See you sa susunod na video. Bye-bye!